Alam mo kung paano nangyari yon? Nag-umpisa kami dito, ganito. Nag-umpisa kami, nag-record kami sa component na tape, tapos ang microphone from video, okay? Ganun lang yun. Tapos, pag nagre-record, narinig pa nga dumadaan yung mga tricycle eh, tsaka kumakaw yung aso. Ang style ng record nun, diretso ka, huwag kang titigil. Tapos gagawin ko nun, untape, pupunta ako ng Angeles, papalipad ko ng CD, convert ko, tapos papakopya ako ng 50 piraso, tapos gagawa ako ng label. Iikot ako hanggang Angeles, tumabalakat, kung sino mang makita kong hip-hop, binibigay ko libre. Oh, tama. At yun ang tinatawag na exposure. Kaysa mga gasoline station, pag papagasa ko o dadaanin kong gasoline station, bibigay ko sa kanila. Yung iba nga, titignan pa ako ng masama. Sabi ko, song sa Pampanga to, ah. Sabi ko ganyan. So, kung itatapon nyo, okay lang ako. Pero kung papakinggan nyo, okay lang, sabi ko. Magandang gabi po sa inyo lahat. And once again, it's your boy Soul MG for another episode of No Barriers. At sa episode ngayon, at pinaunlakan tayo ngayong gabi ang ating i-interviewin for Angeles City Hip Hop, nag-iisang ama at ugat ng rap sa Angeles at sa Pampanga. Kasama na natin si OG Metal Boy of AC Underground. Magandang gabi. Magandang gabi rin. Kuya Metal Boy, ayan, kumusta? Okay lang. Ayan. Hardcore pa rin, ayan. So medyo magaan ang buhay. So meron ako mga ilang katanungan para sa ating mga nanonood. So kumusta naman ang rap industry sa Angeles City ngayon kumpara sa iyong pananaw nung tayo ay nagra-rap noon? As of now, patuloy pa rin. Walang pagbabago. Nagsimula yan year 2000, straight pa rin. Hindi pa rin kami sumusuko para sa Pampanga. So year 2000 and ngayon is year 2020 na. So matagal-tagal na rin bala ang ating rap journey dito sa Angeles. So, Kuya Metal Boy, meron kaming tanong. So, paano ba nag-start ang grupo ng AC Underground? Kasi ngayon, AC Underground Records, kilala ka bilang AC Underground Records. Pero pwede mo ba kaming ibalik kung paano siya naging AC Underground to AC Underground na record? Sino-sino ba yung mga nagsimula at anong ideya? Paano to nagsimula? Nagsimula yan kasi nung mga 99-98 banda ako, rap metal yung mga banat ko, mga may ingay. Okay. Kaya tinawag nila ako Metal Boy dahil yung boses ko growl. Okay. Tapos dumating yung year 2000 dahil nagwatak-watak na kami ng mga kabanda ko. Tinayo ko ang AC Underground sa pamamagitan ng mga tambay sa daan. Okay. Pinuntahan ko sila, nag-recruit ako, pumunta ako sa mga Tuwan Clan. Inangasan pa nga ako eh. Sabi sa akin, anong gusto nyo? Meron bang marunong mag-rap sa inyo? Sabi ko. Ano bang, may problema? Sabi ng ganyan. Mm-hmm. Sabi ko, nagre-recruit ako. Ito nga pala yung calling card ko. Metal Boy producer tsaka rapper ng AC Underground Studio. Okay. So, prior to that, meron kang mga matatag ng kasama noon na naaalala ko. So, from gang to gang, so, isa-isa, tama? Pinasyalan mo sila. Pero yung mga seniors ng AC Underground? Pinlano ko lahat talaga ito na i-recruit, mga gang. Okay. Kasi gang. Ang mga gang sa kalsada, mga hip-hop sila eh, mga rapper yung mga dating eh. Inumpisahan kong ni-recruit dyan.
sina Batbin, okay, sina Cypher, tapos DJ Fresh, Padrino, Soul MG, Crane, tapos sumunod na noon sina Crane pala, tapos sumunod na noon yung mga PDK hanggang sa dumami ng dumami. Nag-umpisa kami dyan sa tape. Oo, yung tama, yung magre-record tayo using blank tape, tama ba kuya? Oo. Noong hindi ko makakalimutan noon, noong ang una nating home studio, and of course, yung sa Santa Maria, tama ba? Sa Santa Maria tayo nag-start noon. Every after lunch or before lunch, nag-start na tayong magsulat-sulat noon, tama ba? Ayun. So, naging okay naman at nagbunga ang rap culture dito sa Angeles City. So, nung paisa-isa, paano mo nagawang i-handle na hindi ka na-pressure na pagdugtungin yung mga iba't-ibang grupo, iba't-ibang gang, iba't-ibang frats nung araw na yun eh? Kasi naisip mo yun eh. So, napakalaki ng street respect sa'yo ng mga tao noon and up to ngayon. Hindi ka ba natakot na pwedeng magkaroon ng clash nung time na yon, mag-away-away yung mga grupo-grupo na yan? Palakasan lang ng loob yan. Mm-hmm. Kasi ako, hindi ko na pinapayagan na nilalait ang Pampanga. Dahil noon, nilalait ang Pampanga, sinasabi nila na magsasaka daw ang mga Kapampangan. Yung mga nagra-rap ng Kapampangan, ang sabi nila magsasaka, tama ba? Oo, magsasaka. Ayan. Ang mismo nagsabi noon, yung mga taga Manila. Pero hindi ko nababanggitin. Tapos, nung nakapag-recruit ako ng mga rapper na dumalo naman sila doon sa binigay kong calling card, nagkaharap-harap sila, nag-aaway pa nga eh. Oo, sinabi, tama. Sabi ko noon, kalimutan nyo muna ang kulay. Iangat natin ang Pampanga sabay-sabay, hindi yung kulay-tukulay mag-aaway. Tama. So parang kasama ako din sa kulay na yun. So, well anyways. Kasama ka doon, tsaka si Kring. Tama. Kinausap ko lang kayo. Noong araw na yun kasi is parang shoutout sa mga kapatid na pula. Si R.I.P. kay sino to? Kay Big D. MC Big D. No. Yung kasama nila noon si John Tisoy, si Hemp Juan. Si Hemp. XIB, matandang BNG niya. So, regardless dun sa Bloods and Crips, so, meron din tayong mga local groups na iba't ibang grupo din yan. No? Uh-huh. So, sino ba ang mga kinausap mo? Yung mga heads ba? O yung mga rapper lang? Yung mga heads, kinausap ko sila kung may marunong mag-rap. Okay. Tapos, dun nila in-offer yung ano. Una, nahihiya pa nga eh, yung iba. Mm. Sabi ko, kaya nyo yan ako, parang dahil G kayo, kaya nyo yan ako. Sabi ko ganun. So, isa sa, ito nasabi din to ni OG Gambino noong last interview niya, talagang isa sa sumuporta sa atin sa underground hip-hop, of course, ang isang, nag-iisang DJ Kiko Man, natatandaan mo ba yun noong DJ Kiko Man. Time na yun, si DJ Kiko Man. So, ito muna, matatandaan mo ba ang mga sinaunang tracks na ni-record mo under the AC Underground Group nung hindi pa siya AC Underground Records? Dati kasi, hindi naman AC Underground yung pangalan eh. Uh-huh. Ang unang pangalan niya, Latin Thug Record. Tama. May jersey pang ano yan. May jersey tapos, pang puti. Sinabi ni Cypher, "You're not Latin." Sabi niya ganyan. How about Angeles City Underground, sabi. Tapos doon ko ginawang AC Underground. Kasi pang hip-hop yun eh. Si OG Cypher na South Central, yung Black, tama ba? So yun. So siya pala nagsuggest nung AC Underground na name. Mm-hmm. Okay. So, natatandaan mo ba yung mga early tracks nyo noon? Colors. Colors, Bow Down, ay wala pa yung Bow Down nun. Colors, Babaeng Dugyot, Loco for Life, Chismosa, Chismosa, Prodigal Son,
Tsaka yung... Yung kina ano, kina King, Pinoy Hip Hop. Oh, Pinoy Hip Hop. Tapos sumunod na yung kay, na-record kay Kiko Man nun. Tapos nun, lumitaw na yung Bow Down nun sa Ground Zero. Ground Zero Records. Ground Zero Records. Oh, yeah. Shout out sa mga kapatid from Ground Zero Records. So, eto, natatandaan mo pa ba yung mga, as far as you can remember, yung mga nag-audition? Oh, isa din ako na nag-audition noon. Sino ba yung mga unang rapper mo? Of course, Disipulo ng Pampanga. Sino ba? Mga, PDK. PDK, Pampanga.com. Doomsday. Doomsday, yan, yan. Ikaw solo artist ka, di ba? Hindi, under ako ng ano eh. No. Wala pang... Wala pa ako label nun. Wala pang sa OLMG nung time na yun. Si ano, paring trio. Jablos Mafia. Actually, lahat, kung tutusin, lahat ng rappers ng Pampanga, noon at saka ngayon, nanggaling lahat sa akin. Uy, medyo malaman yun ah. Oh. So, hindi mo matitinay. Okay, okay. Isa na dun, kaso nagkawatak-watak kami. Pero, okay. All good kami lahat. Mm-hmm. Ang Pietro, okay. Sina Crazy G, galing sa akin. Sina Sinyo, sina Mox. Mox One, Verse One, sina Easy Tagas, mga URP. Kahit na maraming nangyari sa pagiging rapper along the way namin, going straight pa rin. Tuloy-tuloy ang tuloy-tuloy pa rin. Oh. Kasi dahil maraming, minsan may pikunan, tapos minsan tirahan. Nagkatirahan-tirahan pa kami nun. Part na ng rap yun. Uh-huh. Part na ng rap game yun, kaya nga may rap game dahil sa labasan ng sakit na loob. Pero ngayon, all good lahat, peace. Okay. So yun, shout out sa mga kabatchmate ko sa lahat ng nabanggit. Well, na-witness ko yan, yung mga kasabayan ko nun sa AC Underground. Yung iba talaga is hindi talaga sila tumigil at meron sila kanya-kanyang pangalan. Kututusin, 43 years old na ako. Pero patuloy pa rin ako. 43 years old, still rapping. Ayokong bitawan ng Pampanga. Okay. Sa trono mo. Kahit na nagdunggalo na yung iba nag... Ano kasi yun? Sa URP? Blind Rhyme. Blind Rhyme. Mm-hmm. Tapos yung iba, nag ganyan, ganyan. Pero ako, hindi ako sumama sa iba. Gusto ko maiwan ako sa Pampanga kasi ayokong iwanan ng Pampanga. Kasi ang Pampanga, atin to. Yan. So, talaga nga, ini-emphasize mo na ang pride ng Angeles City and Pampanga na may keep up din tayo dito. Pero masaya ako okay. Na napunta sa Dunggalo ang iba, napunta sa Blind Rhyme, napunta sa lahat. Kasi na-expose ang mga dating AC Underground. Kahit okay. Na meron na silang bagong label. Okay. Meron pala akong mga katanungan, Kuya Metal Boy. Yes. Kumusta ang times na nung napakalakas ng AC Underground noon, may kanya-kanyang grupo tayo. Hindi pa tayo watak-watak noon eh. I mean, yung power. Dahil ikaw ang nag-iisang OG, nag-iisang parang Dr. Dre ang datingan mo noon, nagbo-produce ka. Napakadaming grupo lumalapit. Alam mo kung paano nangyari yun? Nag-umpisa kami dito, ganito. Nag-umpisa kami, nag-record kami sa component okay. Na tape, tapos ang microphone from video, okay? Mm-hmm. Ganun lang yun. Tapos, pag nag-record, narinig pa nga dumadaan yung mga tricycle, tsaka kumakaw yung aso. Ang style ng record nun, diretso ka, huwag kang titigil. Tapos, gagawin ko nun, ang tape, pupunta ako ng Angeles, papalipad ko ng CD. Convert ko. Tapos, papakopya ako ng 50 piraso, tapos gagawa ako ng label, iikot ako hanggang Angeles, tumabalakat, kung sino mong makita kong hip-hop, binibigay ko libre. Oh, tama. At yun ang tinatawag na exposure. Kahit sa mga gasoline station, pag papagasa ko o dadaanin kong gasoline station, bibigay ko sa kanila. Yung iba nga, titignan pa ako ng masama. Sabi ko, song sa Pampanga to, sabi ko ganyan. So, kung itatapon nyo, okay lang ako. Pero kung papakinggan nyo, okay lang, sabi ko. So,
So nung time na yun, talagang namimigay ka nung from recorded tape, then they convert it into a CD. Pinaburn mo yun, naalala ko yun. Ang ating mga packaging nun, talagang parang photocopy nung photocopy printed lang ng paper. Pero colored yun. Pero colored. Medyo mahal na print nun. Tama ba? So, imagine that nung time na way of pag-hustle ng music. Tama ba? Hindi din natin maitago na nanggaling talaga sa pera mo yung mga pinuhunan mo doon. Talagang pinagpagurang ko. Gas money. Ang tawag nito. Tawag nito. Mga pang-burn ng CD. Ang bala ko kasi, yung mga tambay sa daan na yung mga street. Yung mga walang kapera-pera, yung mga palaboy yung dating. Bala kong tulungan. Kung meron silang talent, bala ko na ma-expose sila. Kahit na maiwan na ako sa ibaba, basta sila, mapasikat ko. Makilala lang ang pangalan ko. Ganun yung banat ko. Yun, napaka-classic. Napaka-classic ng salita na yun. Parang, di naman kasi importante sa akin yung kasikatan. Kailangan ko lang tulungan ng mga taong na may talento para sumikat. Di mo napapansin, ako na lang ang naiiwan dito sa Pampanga. Lahat yung iba, sikat na. Hindi naman. Pero hindi ako sumasama. Hindi naman sa naiwan. Ibig sabihin, ang goal mo lang talaga is maging tulay, maging daan doon sa mga local talents natin. And then, makapag-record sila ng kanila nilang composition. Tama ba? Yun ang goal mo. Okay. So, nung time na yon, eto na, nagbunga. Dumami ang sasali, dumadami ang nag-audition. Aminin man natin na tindi, dumadami ang mga fans, lalaki at saka babae. Okay? Pumapasyal na sa studio. Sa panahon ngayon na kinatamasa mo ngayon, naging masaya ka ba kung ano ang mga nangyari noon? Lahat ba ng pagod mo noon is nagbunga? Masaya ako. Masaya ka? Sulit. Kasi, kasi bilang part ng gang, kasi yung gang ko, Vatos Locos, kahit na yung mga ibang gang, natulungan ko para makilala. Actually, yung Lumitaw yung Colors na yon, gumawa naman ako simbolo, mga fraternities. True, true. Yung na-expose yung simbolo na yon, madami nag-comment sa mga taga Manila, mga Acro, Taugama, sabi, putang ina, paano pinagsama-sama ni Metal Boy yung mga frat, magkakaawa yan, sabi. Ang ginawa ko lang para maging unite dito sa Pampanga. Kaya di mo napapansin, ang Easy Underground, iba-ibang fraternity yan. May Pibetaro, Acro, Alpagama, Taugama, may Apo, or something. So, napaka magnetic nung influence mo kasi para kang gravity, ikaw ang sentro ng lahat. Napakalakas ng attraction mo nung time na 'yon. Hindi ka ba natakot na kahit hindi mo ka gang or hindi mo ka brotherhood is pag ikaw ay sumampa ng stage, hindi ka ba natakot sa mga times na 'yon? Kasi hindi biro yung gang era noon at saka frat era noon eh. Kasi ako, naranasan ko yan at hindi din naman basta-basta. Nung ikaw ba talagang nirisk mo rin, marami ka rin sinugal para dun sa kagustuhan mo. Bilang gang, dapat maging matapang ka. Kaya mong harapin kung ano yung mangyayari sa'yo. Ako, hinarap ko yan. Maraming mga gang imbes na mag-away-away, kahit na delikado yung pupuntahan ko para makapag-recruit lang ako, okay siya. Ganun din sa frat. Kung tutusin sa simbolo na kanta sa fraternities, pinagbawalan ako sa frat ko. Tinanggap ko kung ilan ang parusa ko lang, dahil lang doon kasi sabi pagkalabang kalabang, pero ako hindi.
para sa akin patas lahat. Hindi nyo napapansin doon sa colors, chorus lang ako. Kasi gitna ako. Ayoko na may tinatapak-tapakan na yan, ibang ano. Kaya, kung ano mang may manyari doon sa mga, sa grupo na yon, cargo ko nun. Okay. Ganun ako. So, nag-take risk ka. Pero ang magandang sitwasyon nung time na yon is, alam mong bumalanse. So, naging patas ka sa lahat. Alam mong bumalanse. So, eto na. Kung hindi ko makalimutan or kung hindi ako nagkakamali, nung kasikatan ng AC Underground noon, hindi ko alam paano ko sasabihin, pero sige, sasabihin ko siya. Merong mga rappers din na, of course, may babangga sa Angeles. So, nag-start dyan ang Bow Down One. Kung natatandaan mo, ang Bow Down One. So, ang Bow Down One, napakalaking unity song ng Angeles nun. Iba't ibang gang, tawag nito, iba't ibang members ng rappers. Basta taga-Angeles daw mabalakat, isang nagsama-sama para sumagot doon sa, or mag-create ng kanta, which is Bow Down One. Now, nung panahon kasi na yun, is medyo mainit, pero kalaunan kasi, parang naging kapatid ba natin sila sa mikropono, tama ba? Ganun talaga sa rap. Mm-hmm. Pag sinabi mong rap game, yung init ng ulo mo, ilalabas mo doon. Mm-hmm. Titira din sila, ilalabas nila. Mm-hmm. Bandang huli, magsasama kayo. Ganun lang yun eh. So it's a way of friendship? Yes. It's a way of communication sa rap, which is... Tingnan mo yung sa Bow Down One. Tama. Ang mga kalaban dati noon, sina MC Big D. Mm. Mga ano doon. Ngayon, unite na. Mm. Kasi it's a rap game. So, R.I.P. sa ating isang kapatid, si MC Big D of E-Stars, tama ba? Yes, E-Stars. Mga namuunan ng buhay sa kultura ng hip-hop dito. At of course, naging part din ng AC Underground and naging Donggalo din sila, kung hindi ako nagkakamali. Pati lahat ng E-Stars kasama na. Okay. So, binabati kasi po natin. Kasi part na sila ng Pampanga, San Fernando, Pampanga. Yun. So, paano ko ba sasabihin to? Medyo malalim na itatanong ko sa iyo noong pagkatapos ng Bow Down, kung hindi ako nagkakamali. Ano yan? Vital statistic? Hindi naman vital statistics. No? Pagkatapos ng Bow Down, merong di inaasahang pangyayari. Bandang Astro Park. At wala kami nung mga times na yon, pero as far as you can remember, ano ba ang sitwasyon nung time na yon? Ano bang okasyon nung time na yon? Actually,